Paano kung isang araw may makita kang pinto na konektado sa ibang mundo? At ang mga skills at gamit na makukuha mo rito ay pwede mong dalhin sa iyong mundo. Nagsimula ang kwento kung saan ang batang si Yuya ay papauwi na. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang magandang babae na hinaharas ng isang grupo ng kalalakihan. Gusto niyang tulungan ang babae, kaya nagalit ang grupo at binugbog siya hanggang tumumba. At kahit nakatumba na siya, patuloy pa rin ang grupo sa pagsuntok at pagsipa sa kanya. Mabuti na lang at may napadaang patrol ng pulis. Agad na nilapitan ng babae si Yuya para kamustahin kung ayos lang ba siya. Tumayo si Yuya at sinabing okay lang siya at naglakad na papauwi. Napabilib ang babae dahil sa katapangan niya at bahagyang namula ang pisngi nito. Habang papauwi na siya ay naalala niya ang pangaral ng kanyang lolo. Natumulong sa lahat ng nangangailangan kahit sila ay hindi mo kakilala. Sa labas ng bahay nila ay may mga nakasulat na pang-aalipusta. Siya ay palaging nabubuli dahil sa kanyang itsura at katawan. Simula noong bata pa siya ay lagi na siyang sinasaktan at ipinapahiya dahil siya ay pangit at mataba. Ang masakit pa dito, ang mga magulang niya ay hindi rin siya itinuturing na anak dahil sa kanyang itsura. Mas mahalaga sa magulang niya ang dalawa niyang kapatid na mas pogi at mas maganda. Kahit na naging junior high school na siya, hindi pa rin siya tinigilan ng mga bully at palagi pa rin siyang sinasaktan. Ngunit mayroong isang tao na tunay na nagpapahalaga kay Yuya. Ito ay ang kanyang lolo. Habang nakahiga si Yuya, ay pumasok sa kanyang isip ang mga pangaral ng kanyang lolo. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, piliin mo pa rin na maging mas mabuting tao. At ang kaligayahang hinahanap mo ay matatagpuan mo rin balang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay ang lolo niya. Sobrang hirap nito para kay Yuya, dahil ang lolo na lang niya ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Bago mamatay ang lolo niya ay nagrenta ito ng magaling na abogado para masiguro na ang bahay at lahat ng kanyang maiiwan ay mapunta kay Yuya. Tinangka ng mga magulang niya na kunin ang bahay sa kanya, ngunit siniguro ng lolo niya na matibay ang mga papeles nito. At dahil wala silang magawa ay sumuko na sila. Ngunit itinakwil nila bilang anak si Yuya at iniwan itong mag-isa. Simula noon ay nabuhay na si Yuya ng mag-isa at naging working student para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Kinabukasan ay graduation na nila sa junior high. Ngunit puro masasakit na salita lamang ang sinulat ng kanyang mga kaklase sa kanyang yearbook. Tinawag nila siyang mataba, pangit at nakakasuka. Ikinalungkot niya ito. Kaya mas minabuti na lang niya na pumunta sa kanyang part-time job. Ngunit biglang nakasalubong niya ang grupo ng mga bully. Binugbog na naman siya at habang siya ay sinasaktan, ang kanyang mga kapatid ay nanonood lang at parabang natutuwa pa. Hanggang sa nawalan siya ng malay at gabi na nang magising. Agad siyang pumunta sa kanyang part-time job. Tinanong siya ng boss niya kung anong oras na ba. Dahil hindi siya pumasok sa tamang oras na pilitan itong humanap ng kapalit. Sinabi rin itong wag na siyang pumasok sa trabaho simula ngayon. Umuwi na lang si Yuya sa kanilang bahay para kumain ng hapunan. Baka sa mukha niya ang kalungkutan dahil sa araw-araw na pang-aapi sa kanya. Nang matapos siyang kumain ay nagsipilyo siya sa banyo. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha dahil sa hirap ng kanyang buhay. Nasuntok na lang niya ang salamin nang makita ang sarili. Ilang ulit pa niyang sinuntok ang salamin. Ngunit nang masuntok niya ang pader na malapit dito ay bigla itong bumukas. Napapasok siya sa isang lihim na kwarto. Nagtaka siya kung bakit may kwarto sa likod ng banyo. Naisip niya na baka ito ay pag-aari ng lolo niya dahil sa mga dekorasyon sa paligid. Nung kabataan kasi ng lolo niya ay mahilig itong mag-uwi ng mga kakaibang souvenir mula sa kung saan-saan. Tumingin-tingin siya sa paligid at may nakita siyang pinto na may kakaibang marka kaya binuksan niya ito. Nang pumasok siya rito ay may lumabas na status window. Maraming nakasulat dito tungkol sa kabilang mundo ngunit hindi niya maintindihan lahat. Napaisip siya nang makita ang salitang conversion. Ito ba ay tungkol sa pera o tungkol sa lakas? Kaya tiningnan niya kung may option para makita ang status points niya.
Nalungkot siya nang makita na lahat ito ay level 1 lang. Tumingin-tingin pa siya sa paligid at nakumpirma niya na nasa ibang mundo nga siya. Nakita niya sa lamesa ang isang sulat, ngunit hindi niya ito mabasa. Biglang may lumabas na alert na binibigyan siya ng skill para maunawaan ang lahat ng lengguwahe. Sinasabi sa sulat na malapit nang mamatay ang may-ari ng bahay. Kaya ang bahay at lahat ng nasa loob nito ay mapupunta sa sinumang unang makakadiskobre nito. Dahil dito si Yuya na ang bagong may-ari. Ang bahay na ito ay mahiwaga dahil walang ibang makakapasok dito kahit pa gumamit ng salamangka. Sinabi rin sa sulat na ang lahat ng nasa bakuran ay kasama sa pag-aari ng bahay. Nakita ni Yuya ang isang espada. Sinubukan niya ito sa labas ngunit siya ay nadulas. Nagulat si Yuya nang may lumabas na alert matapos niyang gamitin ang espada. Nakalagay dito na tumaas ng isang level ang abilidad niya sa paggamit ng espada. Nagtaka si Yuya dahil napakabilis niyang napataas ang level ng weapon mastery. Inisip na lang niya na yun ay advantage dahil siya ay nasa ibang mundo. Kaya kinuha niya lahat ng armas na makikita sa loob ng bahay upang pataasin ang kanyang kasanayan sa mga ito. Napaisip siya na ang lahat ng armas niya ay delikado kung nakakalat lang kaya nilagay niya ito sa kanyang storage skill. At nang tinatago na niya ang mga sandata ay may biglang sumugod sa kanyang likod. Ikinatakot ito ni Yuya ngunit ang halimaw ay napigilan ng barrier. Ang bahay pala ni Yuya ay may nakapalibot na protective barrier. Kaya pala sinabi sa sulat na walang ibang makakapasok sa bahay na ito maliban sa kanya. Nagulat si Yuya nang makita ang isang level 300 na dambuhala. Mabuti na lang at napigilan ito ng barrier dahil kung hindi ay yari siya. Ngunit ang halimaw ay mapilit. Kumuha ito ng puno at pinaghahampas ang protective barrier. Inihagis ni Yuya ang kanyang sibat upang atakihin ang dambuhala. At sa isang tira lang ay napatay niya ito. Dahil dito si Yuya ay nag-level up at nagkaroon ng maraming skill points. Laking gulat niya nang makita na level 100 siya agad. Nakita niya na may mga gamit na nahulog mula sa halimaw kaya pinulot niya ito. Nagpa siya si Yuya na umuwi muna upang matulog. Ngunit bago siya makalabas ay may system alert na nagpakita. Nakasulat dito ang salitang asset conversion. Pinindot niya ang yes at laking gulat niya nang may bumagsak na tunay na pera. Habang natutulog bigla na lang napasigaw si Yuya sa sobrang sakit dahil ang katawan niya ay nagbabago ng hugis. Nawalan si Yuya ng malay at umaga na nang siya ay magising. Agad niyang napansin ang kaibahan sa kanyang katawan. Nawala ang taba sa kanyang tiyan at napalitan ng six-pack. Gusto sana niyang makita ang sarili sa salamin ngunit nabasag niya ito dati. Naisipan ni Yuya na bumalik ulit sa kabilang mundo. At dahil umaga na rin doon, nakita niya na maraming prutas at gulay ang nakatanim sa paligid. Mayroon din mga medicinal herbs na maaaring makagamot ng lason at iba't ibang sakit. Sa mga sumunod na araw ay nasanay na siyang mabuhay sa kabilang mundo. Bigla na namang may lumabas na halimaw at agad itong natalo ni Yuya. May mga nahulog na gamit mula sa halimaw at ginamit niya ito. Ang coins naman na nahulog ng halimaw ay kinonvert niya sa totoong pera upang makabili ng uniforme sa school. Lumipas ang mga araw at mas nasanay na siyang mabuhay ng palipat-lipat ng mundo. Kahit papano ay nakalimutan niya ang kanyang malungkot na buhay. Unti-unti siyang nag-adjust ng pamumuhay sa loob at labas ng kabilang mundo. Kinabukasan ay ang unang araw ng pasukan para sa senior high. Habang siya ay naglalakad marami ang napapatingin sa kanya. Sa loob ng classroom nilapitan siya ng mga bully upang tanungin kung siya ba ay exchange student. Dahil wala siyang salamin sa bahay, hindi niya alam kung ano na ang itsura niya kaya ang lahat ay nagulat nang sabihin niya na siya si Yuya. Walang naniwala na siya ang dating pangit at matabang bata. Kahit ang kanyang mga kapatid ay hindi makapaniwala. Nang matapos ang unang subject agad siyang pumunta sa comfort room para manalamin. Laking gulat niya nang makita ang sarili. Hindi matanggap ng kanyang mga kapatid ang kanyang pagbabago kaya binuli nila ito ulit. Ngunit may dumating na magandang sasakyan. Mula dito ay bumaba ang isang magandang babae at sinabing, "Yuya Tenjo, naalala mo pa ba ako?"
Hindi agad nakapagsalita si Yuya, kaya sinabi ng babae, "Hindi ba ikaw si Yuya Tenjo?" At nahihiyang sumagot naman si Yuya ng, "Oo, ako nga." Sinabi ng babae na siya yung tinulungan niya sa convenience store noong isang araw. Bumalik naman sa isip ni Yuya ang pangyayari kaya nakilala na niya ang babae. Ngunit nagtataka siya kung paano nalaman nito ang buong pangalan niya. Sinabi ng babae na gusto kong magpasalamat sana sa'yo, ngunit bigla ka namang umalis kaya pinahanap ka namin. Yuya-san, gusto mo bang pumasok sa OC Academy? Ikinagulat ito ng lahat. Napansin rin nila na ang uniformeng suot ng babae ay mula sa OC Academy. Ang OC Academy ay eskwelahan ng mga may natatanging galing. At hindi basta-basta ang makapasok dito. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Kaori Haoju. At sinabi ng assistant nito na siya ay anak ng chairman ng OC Academy. Simula nang malaman ng chairman na niligtas ni Yuya ang anak nito ay gusto niya itong bigyan ng scholarship sa kanyang academy. Sinabi naman ni Yuya na hindi naman ganun kalaki ang naitulong niya. Kaya tinanggihan niya ang imbitasyon dahil hindi naman siya magaling academically, ngunit nagpapasalamat siya sa imbitasyon. Nagsalita naman bigla ang kanyang mga kapatid at sinabing sila na lang ang mag-enroll dahil di hamak na mas magaling sila kaysa kay Yuya pagdating sa academic at sports. Ngunit agad sinabi ni Kaori na hindi pwede. Dahil kay Yuya lang siya may utang na loob. At sa tingin niyo ba? Gugustuhin kong mag-enroll sa academy ang mga taong bumubuli sa nagligtas sa akin. At huwag niyong sasabihin na hindi yun totoo. Dahil noong ipinahanap ko si Yuya, ay pinaimbestigahan ko na rin ang mga tao sa paligid niya. Sinabi ni Kaori kay Yuya na mas binibigyang pansin ng academy ang ugali, at mas mabuting pumunta muna sila doon upang makita niya ito ng personal bago siya magdesisyon. Ito ang OC Academy, ang eskwelahan ng mga mahuhusay pagdating sa academic at sports. Sinasabing sa oras na makapasok ka dito ay sigurado na ang iyong kinabukasan. At dito nga ay nakilala natin ang tatay ni Kaori na si Tsukasa Haoju. Siya ang chairman of the board ng academy. Nagpasalamat ito sa pagligtas niya kay Kaori. Sinabi ni Yuya na hindi naman ganun kalaki ang naitulong niya. Ngunit sinabi ni Kaori na ang lahat ng dumaan ay pinabayaan siya at wala man lang ginawa. Si Yuya lang ang nag-iisang lumapit at naglakas loob tumulong sa kanya. At sinabi ni chairman na bihira lang ang taong handang tumulong sa kapwa, kahit siya pa ay mapahamak. At ito ay isa sa mga kalidad na hinahanap namin dito sa academy. Gusto kong mag-aral ka dito sa eskwelahan. Ituring mo na lang itong pabuya para sa pagligtas sa aking anak. Hindi mo na rin kailangan pang magbayad ng matrikula. Subukan mo munang pumasok dito ngayong araw upang tingnan kung magiging komportable ka kung sakaling dito ka napapasok. Nagulat si Yuya nang dumating ang isang babaeng maganda. Siya si Miss Sawada. Ang magiging teacher ni Yuya ngayong araw. Sinabi nitong huwag siyang kabahan. Sa labas ng classroom naghintay si Yuya, habang nagbibigay ng introduction si Teacher Sawada. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga estudyante sa kabila ng pinto. Inisip na lang niya na wala na siyang dapat ikatakot pa. Dahil lahat na ng hirap at kahihiyan ay naranasan na niya sa dati niyang eskwelahan. Pumasok na siya sa silid at agad na nagpakilala, "Ako si Yuya Tenjo, isang trial enrollment student." Agad siyang nagbigay respeto, ngunit pagtingin niya sa klase, ay walang reaksyon ang mga ito. Kinabahan si Yuya, at hindi niya alam kung anong gagawin.